Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. Ito naman po ang Ipamalas TV na nagbibigay ng idea at kaalaman. Ang tema natin ngayon ay ang tamang paggamit ng LPG. Papakita natin dito sa ating video saka yung mga dahilan kung bakit nasisira ang ating mga regulator at kung paano natin ito ayusin at para at kung paano natin makikita kung mayroon itong leak o sira. Ano guys? Let's mga ipapakita natin ngayon. At para iwas tayo sa aksidente, sa anumang mangyari sa ating LPG. Kahit nasa bahay lang tayo, mayroon tayong idea kung paano ito ayusin para hindi tayo magpanik kung magkaroon man ng problema. Okay, may tatlo tayong regulator dito na ipapakita sa inyo. Ito una yung full valve na tinatawag na Deroscas. Yan. Saka mayroon tayong inlet quick on. Yan, mga disalpak yan. Saka itong snap on. Mga disalpak din tong regulator. Ayan, papakita natin kung anong mga nagiging problema niyan. Kasi kadalasan, kaya madaling maubos ang ating LPG, baka isa ito sa mga dahilan. Para maayos din agad natin, para hindi agad maubos ating LPG, dahil ito ay napakapanganib dahil kung naglilik ang ating LPG, maagapan natin. Kaya dapat kahit sa bahay lang, marunong tayong mag-ayos o marunong tayong mag-obserba sa ating ginagamit na LPG. Okay guys, umpisa na natin. Ano? At shout out nga pala sa Ubusan LPG Center na nagbigay sa atin ng magandang opportunity upang ipakita itong videong ito. Ang Ubusan LPG Center ay matatagpuan sa Taisan, Basod, Purukdos, Camarines Norte. Nandito lang guys ang kanilang outlet. So guys, umpisa na natin. Okay, unahin natin itong Deroscas na regulator guys. Kung paano natin malalaman kung may leak o wala o tamang pagkabit. Ano? Ganito lang guys, dapat ang pagkabit nito, iikot mo lang siyang yan, kaliwa. Ganyan, ano? Dapat mahigpit. Hindi naman gaanong mahigpit at baka masira ang regulator. Dapat hindi ito umiikot na ganyan. Yan. Yan tama paggamit, ano? Okay na. Paggamit. Dapat mahigpit siya. Tapos bubuksan natin tong valve para makita natin kung may leak. At gagamitan natin ng sabon na may tubig at itong foam. Yan. Isa ito sa mga ano natin para makita kung may leak ang isang LPG o regulator. Yan. Lalagyan natin ng bula. Ayan guys, oh. Yan o, may nagbubula, ibig sabihin mayroon siyang leak sa ilalim. Ayan. Yan, nagbubula siya. Yan, ano, kahit mahigpit na yung kabit natin ng regulator, ibig sabihin may sira sa loob. Yun ang ating titingnan. Papatayin muna natin yung valve. Yan, papatayin muna natin. Tapos tatanggalin natin ulit ito. Yan. Kasi mayroon siyang leak kahit mahigpit na ang kanyang pakakabit. Yan. Kadalasan kasi yung problema nito, kaya nagkakaroon ng leak, siguro yung guma na gaya nito ay putput na dahil kung luma na rin ang regulator, saka ulit-ulit pagkakabit natin sa tangke ng LPG, napuputput din tong dulo. Kundi naman yung thread dito sa pinakaunahan, lumuluwag yan. Ito, lumuluwag to. Kapag lumuwag to, talagang magkakaroon ng leak yan. Ganyan tan. Yung ganito naman, okay naman. Hindi naman siya maluwag. Ibig sabihin, okay pa siya. Itong gantong guma o gasket, ito ay napapalitan. Dapat palitan natin itong bago kasi ano na siya, yo, parang nagpudpud na yung pinakadulo ng guma niya o gasket. Pwede itong palitan natin ng, ayan, mayroon tayo ditong gasket na bago. Yan ang papalit natin. Yan. Napapalitan yan.
nabibili din to sa mga authorized na outlet ng mga LPG. Yan, para kung mayroon pang paraan para maayos ang ating regulator, dahil kung yun lang naman ang sira, naayos pa naman, anuhin natin to. Kung hindi natin kayang ayusin, dalhin natin sa mga outlet ng mga LPG, doon natin ipaayos. Kung hindi natin kaya. Kung kaya naman natin, di tayo nalang mag-ayos ano, kaya pinapakita natin ang video to. Yan, ibalik natin uli. Yan, ito lang ating iikot itong thread na ito, no? Yan. Dapat hindi umiikot yan. Buksan natin uli. Tapos, ang ano nito, mas maganda kung papakinggan natin ang regulator kung mayroon siyang tumutunog o parang sumisirit. Isa rin yun sa pag tingin ng leak ng isang regulator. Yan, dapat ang tingin talaga yan. Yan. Ganyan lang guys ang pagtitingin ng kung may leak ang isang regulator. Ano? Lalagyan uli natin ng sabon. Yan. Kapag bumula pa rin siya, o big sabihin, mayroon pa siyang leak. Kaya, wag natin itong gamitin. Kung halimbawa talaga hindi naaalis yung leak, hindi na maayos sa mga outlet ng mga LPG, mas maganda kung palitan na natin ang bago para mas safe tayo o sigurado. And guys, ano, isa ito sa mga regulator na ating ginagamit sa ngayon. Ano, kasi isa ito sa nagpapabawas ng laman ng ating LPG, kaya madaling maubos. Ano? Okay, ito naman isang regulator ang ating didimo sa inyo. Okay, ito naman snap-on ang ating didimo sa inyo kung paano natin makikita kung may leak o sira ng regulator. Ayan, ang pagkabit nito naman, angat lang natin itong dalawang itong paras gilid, itong black na to. Angat natin, saka natin isasalpak dito. Yan. Ibababa natin yan. Dapat na pagsalpak dito guys, dapat naka-off yan. Yan. Malalaman natin kung nakasalpak na yan, kahit angatin natin ang regulator, hindi siya mabubunot. Yan ano? Yan. Yan ang pagsalpak niyan. At para makita natin, buksan natin to. Yan, buksan natin. At lagyan natin uli ng sabon. Yan. Gaya niyan. Bumubula siya sa ibabaw. Yan, kung nakita, bumubula siya sa ibabaw. Ibig sabihin, mayroon siyang leak. Yan. Yan ang titingnan natin kung maayos pa ang leak o hindi na, no? Yan. Tatanggalin natin uli ito. Iok muna natin. Yan. Yung gantong senaryo, kung mayroon leak dito, kung pwede pang ayusin, di ayusin natin. Kung hindi na, talagang kailangan natin magpalit. Kasi yung gantong regulator, gaya nito, walang bukasan. Talagang nasa pinaka main switch siya ang sira niya, dito nagli-leak. Ayan, ano. Saka, ang isa pang dahilan to, kaya nagli-leak, kaya talagang madaling maubos ang ating LPG, isa ito sa mga dahilan, saka ito sa gasket naman. Kung ang gasket naman ay luma na rin siya, o matigas na, o may biyak na yan dyan, talagang nagli-leak din siya. Kailangan natin din tong palitan ng bago, yung gasket na to. May mga nabibili din dito sa mga outlet ng mga LPG. Kabili tayo niyan. Kung di naman, pag hindi tayo talaga maalam mag-ano nito, i-ano natin sa mga marunong na magkabit nito o magtingin ng mga regulator na may leak para sigurado, para sa safe din sa ating pamilya. Ano? Yun lang sa pagtingin dito sa snap-on na regulator. Kapag palitan na, di palitan natin para sigurado talaga. Okay, yung isa naman. Hey guys, ito naman isang inlet quick out. Ano? Ang didimo natin sa inyo kung paano pagkabit nito, yung tamang pagkabit. Ang pagkabit nito dapat naka-off. Kasi kung naka-on, hindi natin ito maikakabit. Dapat naka-off, nasa ibabaw yung green. Ayan.
dapat yung guide dito sa kayong kanal dito, magtugma siya. Yan. Ang tamang pagkakabit. Saka natin i-on. Yan. Pag naka-on yan, yung nasa ibabaw yung red. Isa ito sa mga model ng mga inlet quick on kasi maraming klaseng model nito. Ano? Yan. Para makita natin kung may leak din, lalagyan natin ng sabon na bumubula para sigurado talaga kung may leak ang isang LPG. Okay, tanggalin muna natin. Yan. Ang kadalasan kasi nitong nagli-leak dahil dito sa gasket din. Sa siguro pag luma na rin yung gasket, napupudpud din yung dulo. Kaya gagawin natin ang paraan to. Ano? Ang ginagawa ko nito, nagugupit ako ng interior gaya nito at binubutasan ko sa pinakagitna. Ayan, dapat sakto siya sa pinakapin yung butas nyo. At sakto din dito. Ayan. Lalagay natin dito yan. Ano? Ganyan. Improvised na gasket lang yan. Ano guys? Ayan. Saka natin babalik yung regulator. Ayan. Ayan guys. So, mahigpit na siya. Kapag maluwag na kasi to, tapos umiikot-ikot to. Pero ngayon, okay na siya. Mahigpit na siya. Ibig sabihin, naka-intact siya sa ilalim. Maganda ang pagkakalapat ng ginawa nating gasket. Ano? Ganun lang guys, ang pagtitingin. Saka natin ulit titingnan kung may leak. Kung may leak uli, pakita natin sa mga marunong gumawa. Kung magagawa pa natin yung regulator, ipagawa natin. Kung hindi naman talaga, para safe tayo, palitan natin ng bago. Okay guys, ano? Ganun lang guys ang pagtitingin kung may leak para hindi agad naubos ang ating LPG. At sa house naman guys, dapat yung mga clamp natin mahigpit. I-check natin yan. Dapat yung hose natin malinis, hindi matatalsikan ng mga pagkain para hindi nangat-ngat ng mabait o daga sa bahay natin. Yan. Check natin yan mga hose na yung mga clamp para measure maintenance yan. Kung nagpapa-deliver tayo, mas maganda ipapa-check natin. Ipapa-maintenance natin yung gas stove. Pati ito. Lahat siya para safe ang ating pamilya. Okay guys, ito guys ang ano-ano. Sa susunod guys na ating mga vlog, papakita pa natin sa inyo about pa rin sa LPG para sa kaalaman din nyo, para magkaroon kayo ng idea yung paggawa ng mga LPG at marami pang iba guys. Kaya antabayan nyo lang guys ang susunod nating mga video pa para sa kung ano pa man na mapapakita natin sa inyo dito. Okay guys, hanggang dito na lang ang ating video. Sana may natutunan kayo at nagkaroon kayo ng idea at kalaman. Sa susunod mga video natin, antabayan nyo lang guys at marami pa tayong ipapakitang video tungkol sa mga LPG at para sa kaalaman din yun, magkaroon kayo ng idea. At pakisubscribe na lang guys at like and share. At pakipindot na rin guys ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang video. At shout out nga pala sa Let's Fly TV at sa Pinoy TV. Ano? Suporta natin sila guys. Ayan. Maraming salamat sa mga nanonood, sa mga bago nating viewers. Welcome po sa inyo. Ayan. Hanggang dito na lang. Nagpapasalamat sa inyo ang Ipamalas TV na nagbibigay ng idea at kaalaman. Bye-bye!